Sabi nga nila, kapag nakasakay ka sa motor, nasa hukay na ang isang paa mo. Kaya nga lang, ang pagsakay sa motor ang siyang ikinabubuhay ko at ng aking pamilya. Kaya para sa kanila, gagawin ko ang lahat. Ako nga pala si Franz Ramos, 24 years old, at ito ang aking buhay. Gumigising para bumiyahe at maghanap buhay. Hindi alintana ang usok at mga panganib sa kalsada. Hindi papapigil sa banta ng pandemya. Hindi papadaig sa lakas ng ulan at sa lalim ng baha. Babangon at magtatrabaho para sa pamilya at sa aking pangarap. Bago ako maging rider, ay pumasok na rin ako bilang call center agent. Pero hindi kinakaya ng katawan ko ang puyat at pagod sa office. Kaya binigyan ako ng opportunity ng tatay ko. Tinulungan niya ako makakuha ng motor at ginawa ko itong investment bilang Grab Food Rider. Dito, hawak namin ang oras namin. Pwede ka man bumiyahe kahit kailan namin gusto. Nagustuhan ko rin ang pakikisalamuha sa customers at ibang riders. Minsan ay nakakausap ko sila tungkol sa mga experiences nila sa araw na yon, maganda man o hindi. Pero gaya ng ibang trabaho ay hindi puro saya ang pagiging isang rider. Bukod sa init ng araw, lakas ng ulan, usok at iba pang mga kalbaryo sa kalsada, meron din akong mga karanasan na mga hindi pagkakaintindihan na nauuwi minsan sa away. Sa hirap ng sitwasyon sa kalsada, kung walang magpaparaya o walang iintindi, walang gusot na maayos. Pero para sa akin, nasa mindset ko lang din na dapat ay hindi masira ang mood ko para mas maging maganda ang takbo ng araw ko. Iniintindi ko na lang din ang mga nakakasabay ko kapag may mainit ang ulo. Hindi rin kasi natin alam kung gaano kabigat ang mga pinagdadaanan nila sa buhay. Meron din akong karanasan sa mga masasamang loob. Minsan ay may mga papadala ng order, pero bigla kang tatakbuhan o biglang magka-cancel ng order. Masaklap dahil ang pinagbili ko ng pagkain nila ay magagamit ko sana sa ibang pangangailangan. Mabuti na nga lamang ay nabawi ko ang perang iyon matapos ang ilang araw. Pero sa kabila ng hirap ng trabahong ito, patuloy akong bumabangon at kumukuha ng booking. Bukod sa pang-provide ko sa pamilya ko, iniipon ko rin ang kita ko para sa plano kong tapusin ang pagkaaral ko sa kursong marketing. Naniniwala ako ang mas marami at mas malaki ang mga opportunities na dadating kapag nakapagtapos ako. At mas maganda ang maibibigay kong buhay para sa pamilya ko. Kaya lang, gaya ng karamihan sa atin, tumigil ang takbo ng mundo ko dahil sa pandemic. Ang daming tanong na nasa isip ko noong mag-lockdown. Gaano kaya katagal ang lockdown? Hanggang kailan kaya ako walang kikitain? Sarado ang mga restaurants noon at limitado lang ang pwedeng lumabas. Kaya nasa bahay lang kami ng pamilya ko. Nag-iisip kung anong negosyo ang pwedeng pasukin habang hindi pa ako nakakabiyahe. Mas dumalas din ang pagdarasal ko dahil doon mas nakilala ko pa ang aking sarili. Pati na rin ang purpose kung bakit ako nasa kalagayan ko. May mga bagay na hindi inaakalang darating na ang Diyos ang nagbibigay. Naging blessing din niya ang mga kaibigan at kamag-anak na tumutulong sa amin. Isa pa sa blessings niya ay naging sapat ang naipon namin para mabuhay kami habang walang kita. Mas natuto akong bigyang pansin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. At noong makabalik kami sa biyahe, lumakas pa ang booking dahil hindi pa pwede noon ang dine-in sa mga restaurants. Kaya lang, kung dati, hawak mo ang oras mo. Ngayon ay meron limitasyon gawa ng curfew. Dati rin ay walang restriction sa pagpasok sa mga restaurants. Pero ngayon, kabi-kabilang contact tracing, disinfection at temperature checks ang kailangang pagdaanan bago ka makapasok. Minsan nga ay hindi ka talaga makakapasok dahil limitado lang ang kapasidad ng mga establishments. Kada login din sa Grab application ay kailangan din naming mag-selfie na may face mask at magpadala ng body temperature. Humaba man ang proseso para naman din ito sa kaligtasan naming mga riders. Sarili lang din namin kasi ang puhunan namin, kaya dapat naming alagaan ang mga sarili namin. Tunay ngang maraming naapektuhan at napatigil ang pandemya. Pero may isa siyang hindi napatigil, ang takbo ng oras. Sa isang iglap, Pasko na naman. Marahil marami ang nagtatanong, paano na nga ang Pasko natin?
Iba-iba tayo ng pananaw kung ano ang Pasko para sa atin. Para sa akin, Christmas is family. Basta makikita ko na masaya kaming magkakasama at maayos ang kalusugan ng bawat isa sa amin, doon ko nararamdaman ang diwa ng Pasko. Kaya ngayong Pasko, unang wish ko ay mabuting kalusugan para sa akin at sa aking pamilya. Hindi man namin magagawa ang nakasanayan naming pagdiriwang, hindi man kami makakalabas, kapag kumpleto ang pamilya ay kumpleto na rin ang Pasko namin. Wish ko rin na ngayong Pasko ay mas mabuting kalusugan at magandang kita sa mga kapwa kong rider para mas malaki ang maiuwi nila sa kanilang mga pamilya. Pinagdadasal ko na mawala na ang COVID-19 dahil marami na rin naapektuhan hindi lang sa komunidad natin kundi sa buong mundo. Kaya para sa ating lahat, patuloy tayong sumunod sa health protocols, manatili sa bahay, stay safe at patuloy na magdasal. Balang araw, mabalik din na masigla at makulay na Paskong Pilipino. Ang biyaya ng Panginoon ay darating para sa atin. Manalig tayo sa Kanya.